Justin Brownlee, matanda na nga ba? At Barangay Ginebra Kim Aurin, nagre-request ng playing time. Ito nga si Justin Brownlee ay ilang beses nang nagpapabalik-balik ng Pinas para maglaro sa Barangay Ginebra at ating national team na Gilas Pilipinas. At ngayong tune-up games nga nila sa Europe ay medyo mababa nga ang ipinapakita ni Justin Brownlee. Sa first game nga nila kontra Estonia ay nag-cramps pa ang binti nito. Kaya naman marami ang nagsasabi na matanda na si Justin Brownlee at hindi na bagay sa Gilas Pilipinas. Pero ang tanong, matanda na nga ba talaga si Justin Brownlee? In terms of age ay oo. Medyo nagkakaedad na nga si Brownlee. Pero kung titingnan mo naman ang last stint nito sa Ginebra at Gilas ay parang hindi ito tumatanda at kayang-kayang bumuhat kahit pa napakalalaking imports ang kanyang nakakaharap. Pagdating naman sa Gilas ay subok na rin si Brownlee. Hindi nga rin maganda ang panimula nito last SEA Games, pero alam naman natin ang naging resulta na pinatunayan ni Justin Brownlee na hindi pa ito matanda at binuhat ang ating national team para mabawi ang gintong medalya. Ngayon naman sa tune-up games nila ay slow start ulit para kay Brownlee. Pero hindi nga masama ang ipinapakita nito dahil nag-a-average lang siya dyan ng 20 minutes playing time at meron nga siyang 50% field goals. Hindi pa nga pumepwersa si Brownlee at ang nakikita lang natin ngayon ay ang kanyang elimination mode. Hindi pa nga natin nakikita ang playoffs mode ni Brownlee dahil kung gugustuhin nga nitong pumuntos ng 50 points ay kakayanin niya. Pero mas pinipili nga nito na huwag masyadong mag-rely sa kanya ang kanyang mga teammates at magkaroon ng better movement na mas ikakaganda ng ating national team. At kahit nga napakalaki ng chance na si Jordan Clarkson ang maglalaro sa FIBA World Cup ay tumutulong pa rin ito sa ating national team at ganyan nga kamahal ni Brownlee ang Gilas Pilipinas. Willing nga itong mag-sacrifice para sa ikakabuti ng lahat. At tingnan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod pa na mga araw. Barangay Ginebra Kim Aurin, nagre-request ng playing time. Ngayong PBA All-Tour nga mga chong ay ang pagkakataon ng mga bench players at mga upcoming rookies na makapagpakitang gilas. Magandang exposure nga ito para sa kanila para maipakita ang kanilang full potential at mas tumaas ang kanilang value sa paparating na PBA Rookie Draft. Isa nga si Kim Aurin sa mga upcoming rookies na naglalaro ngayong PBA on tour. Sa mga unang laro ng Ginebra ay decent minutes of playing time nga ang nakukuha nito sa Barangay Ginebra. At napakaganda naman ang isinusukli nito sa kanyang koponan. Naasahan pagdating sa depensa, lalong-lalo na pagdating sa opensa. Pero kahit nga maganda ang ipinakita nitong si Kim Aurin, ay bigla nga itong nawala sa player rotation sa mga nakalipas na laro ng Ginebra. Dahil from 20 minutes playing time, ay biglang ang bumagsak sa 5 minutes playing time itong si Kim Aurin. Marami nga ang nagtatanong, nasaan na ba si Kim Aurin? Tinamaan ba ng injury? Bakit hindi na ginagamit? Ang sagot nga dyan mga chong ay management decision. Ayon nga sa mga source ay ayaw na ngang i-expose ng Ginebra ang nasabing player para hindi na mascout ng ibang koponan at umabot sa Ginebra sa paparating na PBA Rookie Draft dahil wala nga silang first round pick na pinamigay nila para sa trade. Ayon pa rin sa mga source, ay gustong gusto daw ni Kim Aurin na makapaglaro ngayong PBA on tour. Nagre-request nga ito ng more playing time at ipinapakita nga nito sa team practice na deserve niya na makapaglaro ng mas matagal. Pero mukhang ayaw na talagang ilabas ng Ginebra si Kim Aurin dahil interesadong-interesado talaga sa kanya ang Ginebra coaching staff pati na rin ng management. Ayon naman kay Kim Aurin ay gustong-gusto nga rin itong makapaglaro sa Barangay Ginebra next season. Pero kahit saan nga daw siya dalhin ng tadhana ay okay lang sa kanya. Kahit anong kuponan pa ang mag-draft sa kanya dahil ready naman daw ito at handa sa mga adjustment.
Para sa akin mga chong ay napakalaki ng potensyal nitong si Kim Aurin. At nakikita nga yan ang Ginebra coaching staff sa kanilang team practice na kaya nitong mag-step up at gumawa ng big plays para sa kanilang kupunan. At yan, panigurado ang dahilan kung bakit tinatago na ito ng Barangay Ginebra at hindi na pinaglalaro. Pero tingnan na lang natin ang magiging update pa sa balitang yan sa mga susunod pa na mga araw.